Idinaos kahapon ang Angels Walk for Autism sa SM Mall of Asia bilang bahagi ng pagbubukas ng 17th National Autism Consciousness Week. Layo nitong ipakalat ang kaalaman tungkol sa autism at hikayatin ng publiko na lawakan ang pangunawa sa mga taong may ganitong uri ng kondisyon. Balitang hatid ni Isay Reyes. 5,000 batang may autism, cerebral palsy at iba't iba pang espesyal na kondisyon ang dumalo sa Angels Walk for Autism sa Pasay City. Karamihan sa kanila, hindi isiping may espesyal na kondisyon sa unang tingin. Halos lahat kasi sila, makukulit, maliliksi at malalambing. Pero karamihan sa mga batang ito, hirap magsalita at makisalamuha sa mga tao. Ang tatlong anak ni Belle Pangilinan, lahat ay diagnosed with autism. Inaamin niyang napakahirap magpalaki ng tatlong anak na may ganitong karamdaman. Pero kailanman, hindi raw niya kinwestiyon kung bakit ito ang kapalarang ibinigay sa kanya ng Panginoon. Unawa, tsaka ano, kailangan kasi kilalanin mo yung anak mo eh. I think you need to stand up, kayo po kung tayo, yung mga kahinaan nila, kahit ganyan sila eh. And, I hope ano naman sila, nagbibigay ng happiness sa amin. At tsaka, ano naman sila eh, sila yung angel na, sila angels namin, sila yung lucky charm ko. Base sa isang pag-aaral sa Amerika noong 2012, isa sa bawat 88 na bata roon ang may autism. Sa Pilipinas naman, tinatayang 1,000,000 pamilyang Pilipino ang may isa o dalawang miyembrong may ganitong kondisyon. Pero 5% lang daw sa mga batang may autism ang nadadiagnose, habang 3% lang ang sumasailalim sa gamutan. Importante kasi yung early detection and early intervention. The more na mas maaga matuko yung batang may autism, mas matutulungan natin siya. Sinasabi nga nila yung mga batang may autism, may sariling mundo sila. So kunin natin sila sa kanilang mga mundo at dalhin natin sa mundo natin. Importanteng malaman daw ang tamang paraan ng pangangalaga sa mga batang mapapansin may autism para mapagtuunan agad ng pansin. Sa edad na 41, si Gabby Atienza na diagnosed na may Asperger syndrome, isang uri ng autism. Nahanap na niya ang kanyang talento, ang gumuhit ng karikature ng mga tao. I've been drawing, sketching, doodling since I was 5. As I grew older, I was struggling with what kind of career that I would have when I grow up. At age 41, I have decided to use my special talent for that special cause. Happy, syempre. Happy. Second time ko na to sa kanya. Drawing na meron siyang autism. Look at what he did. Cute, diba? Target ng Autism Society Philippines na palaganapin ang kaalaman ng publiko tungkol sa autism. Kaya't bumuo sila ng One Pangako campaign na layong maipaintindi sa mga tao kung ano ba ang sakit na ito at para kunin ang mga panata ng mga tao na hindi kailanman pagtatawanan ang salitang autism o mga batang may autism. Hindi madali ang magpalaki ng isang batang may autism. Nasaksihan ko ito mismo sa aking mga magulang sa pagpalaki ng aking kapatid na na-diagnose na may moderate severe autism. Nakita ko kung gaano kahabang pasensya at pag-unawa ang kailangan para matugunan ang pangangailangan ng aking kapatid. Pero gaano man kahirap, itinuturing namin espesyal na regalo itong ipinagkaloob sa amin ng Panginoon. Isay Reyes, GMA News.